Ang tanong, ang susunod na tanong, ano ang relihiyon ng mga propeta na isinugo ng tunay na nag-isang Diyos? Magmula sa pinakaunang propeta at pinakaunang tao na nilikha ni Allah dito sa mundo, na si Adam, alayhi salatu wassalam, hanggang sa ngayon, ano, at hanggang sa pinakahuling propeta na si Muhammad, sumakanyanawa ang kapayapaan at pagpapala ni Allah, ano ang relihiyon na niyakap at isinabuhay ng mga propetang ito? Ano ang relihiyon ni propeta Noe, ni Noah? Ano ang relihiyon ni Prophet Abraham, ni Prophet Ishaq, ni Prophet Ismail, at lahat ng mga propeta na binanggit sa Quran at sa Biblia? Ano ang kanilang relihiyon? Ito ay dapat nating malaman upang makita natin kung ano ang mga pangaral na ipinangaral ng mga propetang ito. Paano natin malalaman ang relihiyon ng mga propeta na isinugo ng Diyos? So, paano natin makikita, paano natin malalaman ang relihiyon ng mga propeta na isinugo ng Diyos upang gabayan ng mga tao sa tamang landas? Tingnan po natin ang kanilang mensahe sa Biblia at sa Quran. So kung titingnan natin ang mensahe ng lahat ng mga propeta na binanggit ni Allah sa Quran at binanggit sa banal na Biblia ayon sa mga Kristiyano, makikita natin na ang mensahe ng lahat ng mga propetang ito ay iisa, mga kapatid. Hindi naging dalawa at hindi naging tatlo. At ang mensaheng ito ay ang isuko natin ang ating sarili sa tunay na nag-isang Diyos. Wala nang iba. So ang mensahe ng lahat ng mga propeta, biblically and Quranically, is to submit ourselves to the only one God. Ang isuko natin ang ating sarili sa tunay na isang Diyos, at ito po ang Islam. Dahil ang Islam ay salitang Arabo na ang ibig sabihin sa lingwahe natin sa Tagalog ay ang pagsuko at ang pagganap at ang pagtupad sa mga kautusan ng tunay na nag-isang Diyos. Ang ibig sabihin ng Islam is complete submission to the will of God. At kung titingnan natin ang Biblia, ang lahat ng mga talata sa Biblia na binanggit ng mga propeta na kanilang ipinangaral sa kanilang mga tagasunod ay iisa. At ito ay ang isuko natin at isuko ng kanilang mga tauhan, ng kanilang mga tagasunod, ang kanilang sarili sa tunay na nag-iisang Diyos. Kaya sinasabi nating mga Muslim, sinasabi naming mga Muslim na ang lahat ng mga propeta na isinugo ng tunay na nag-iisang Diyos, magmula sa pinakaunang propeta na si Adam alayhi salatu wassalam, hanggang sa pinakahuling propeta na si Muhammad, sumakanyanawa ang kapayapaan at pagpapala ni Allah, ay Islam. Hindi po pwedeng maging Kristiyano si propeta Abraham, hindi po pwedeng maging Kristiyano si propeta Jesus, si propeta Moses, si prophet Ishaq, si prophet Ismail, si prophet Solomon, si prophet David at ang lahat ng mga propeta. Bakit po sinasabi namin na hindi sila pwedeng maging Kristiyano? Dahil ang salitang Kristiyano ay lumabas pagkatapos lumisan ni Prophet Jesus, sumakanyanawa ang kapayapaan at pagpapala ni Allah. Nung si Hesus Kristo ay naririto pa sa mundo, hindi pa siya umaakyat sa langit, ay walang salitang Kristyanismo, walang Kristiyano. At ang mga tagasunod ni Hesus Kristo sa kanyang panahon ay hindi mga Kristiyano. At pwede natin itong itanong sa ating mga tagapangaral, si Brother Ibrahim Romas, si Brother Abdullah Cote, andun din ang ating kapatid na si Brother Isabiago. Masasagot nila ito sa Biblia, na wala kayong makikitang talata sa Biblia na nagsasabi na si Hesus Kristo at ang kanyang mga tagasunod sa kanyang panahon ay mga Kristiyano. So, kaya po kami ay nagka-claim na ang lahat ng mga propeta na isinugo ng tunay na isang Diyos ay lahat mga Muslim. Lahat sila ay mga Muslim dahil ang kanilang ginagawa at ang kanilang isinasabuhay ay ang mga kautusan at mga aral na nagmula sa totoong nag-isang Diyos, at ito ang Islam.